trip. Ako po si Harvey Viray, also known as, ang dami kong ginamit na loft name RPM Loft, Chicken Pit Loft, Chicken Garage Loft, at kasalukuyang kong ginagamit ang Pogs Loft. Ako rin po ang co-owner ng KFC. Well, nag-umpisa akong mag-start mag-ibon way back 2011 siguro yun, kung hindi ako nagkakamali. 2011-2012. Kasama ko si Mr. Dodgy Lampa, which I considered one of my mentor. Nung una, dahil busy ako sa work, parang ang sa akin is parang ako lang ang nagpipinance. So, every Sunday uuwi ako dito. Pero dito ang gamit niyang loft sa amin. Every Sunday nagpupunta lang ako pagka may karera. Mga pins minapadala ko pagka wala ng pins. Parang ganun lang. And then, dumating yung 2016 siguro. Tumigil ako sa trabaho, naobliga akong magsarili. At si Dodgy nga, gumawa din ng loft niya dun sa ano. Siya po si Poor Boys Garage. Isa sa mga mentor ko, naging mentor ko. Then yon ang start na nagsarili ako talagang magkalapate is 2016. Dun na ako nag-umpisa. At siguro namili ako ng ibon, siguro mga 2018, nung alam kong para sa akin na medyo may naiintindihan na ako. Kasi alam mo naman ang pagkakalapate, medyo mahirap, hindi ganun kadali. Ang daming pag-aaralan. Google, palagi akong nasa Google, pagka may tanong ako, especially sa mga patukang ginagamit, yun ang ano. So, as time goes by, sa lalo na sa mga nakakarinig, nakakapanood, sa mga kalapatids, share mo naman sa amin, Boss Idol. Okay. Alam mo kasi, ang pagkakalapate, minsan, halimbawa, pag may nanalo, tsamba lang. Ako hindi ako naniniwala kasi doon eh. Kasi ang pagkakalapate, kailangan ng oras yan eh. Kumbaga, kailangan natin pagtrabahuan. Hindi nakukuha sa tsamba. Unang-una, kailangan mong magtrabaho para sa kanila. Training, love life, at syempre, kailangan mo silang panatiling healthy. Yun, mga one key factor, yung health nila. Yung bloodline, andyan na yan eh. Madami ng kalat na bloodline eh. Tapos, ang karera pa ngayon, sobrang dami ng mga sumasali. So, napakahirap manalo. Pero, para sa akin, ang sistema, kailangan meron kang matibay na sistema. Sistema, yung pagdating sa conditioning, recovery. Sa akin, yung conditioning, yung recovery lang yun eh. Kasi 1 month hanggang 2 months, nag-train na yan eh. Wala namang mga amnesia yung mga ibon natin para makalimutan nila yung daan pa uwi. So, mostly, ako naniniwala yung recovery ang important thing. Para dumulo yung ibon, siyempre, given na yon yung bloodline na andyan na. Pero, yun lang, ganun lang, kailangan health. Health lang, health ng ibon, tapos pagtrabahuan mo, talagang love fly. Atleta sila eh, atleta sila. Walang atleta na laging natutulog para, kumbaga, kailangan mong i-train, i-build mo yung na natural strength. Parang ganun ba? Yung speed, susunod na lang yan eh. Uuwi yan. Ang importante dyan, health para sa akin. Ayun, Boss Idol. So, salamat sa pagbigay mo sa amin. Paglipat ng mga ibon bago isakay sila sa crate sa track. Ngayon naman, paano yung preparation mo for derby? Preparation? Actually, bago mag-training, nagpa-flashing na ako eh. So, sa akin, SOP yun. Yung bago mag-derby, flashing na naman. Purga, kung anong ginagamit nyo. Ang dami kasing gamot dyan eh. Ako, minsan, pang manok lang yung gamot. So, ganun lang, flashing lang. Kasi nga, ako talaga, target ko, health. Hinahayaan ko lang yung ibon maglaro. So, yun, flashing. Huwag nyong kalimutan yun.
Okay, Boss Idol. So ganun pala yung preparation for derby. Ngayon naman, Boss Idol, tanong ko na naman din sa mga about sa achievements. Ayan, share mo naman. Achievement, actually, 1 to 10 meron naman eh. Mm-hmm. Overall, first overall, second hanggang 10. Meron naman dyan. Long beses siguro ng first overall. Nung lately, yung meron akong ibon dito, tinawag kong ayuda last year. Two times siyang nag-champion ng sprint. Although sprint lang yun. Ako hindi ko nilalang lang yan, yung mga sprint na yan. Mahirap din ang sprint. Minsan, ang dami sa atin. Sprint lang yan. Hindi po dapat ganun. Maging sport tayo. Malapit, malayo, malaki, maliit na club. Ang pigeon racing kasi para sa akin is pantay-pantay. Alam mo, sa isang competition, kahit 10 lang kayong naglaban at number 1 ka, malaking kasiyahan na sa'yo yun eh. Kaya siguro, para sa lahat na rin to, maging sport lang tayo. Susunod at susunod din panalo. Huwag kayong mainip. Pero siyempre, pagtrabahuan natin. Yun lang siguro. Meron naman yung mga achievements. Madami na rin. Hindi kasing galing ng iba. Madaming magagaling dito. Siguro ako hindi naman magaling. Nakakaintindi lang. Parang ganun lang siguro. Mga katrip. Ganun lang. Kwento ni Ayuda. Yung lines niya. Ano din yung nakuha niya, yung achievements niya. So yun, Boss Idol, baka pwede mong ikwento dito. Si Ayuda, alam mo actually nagpapasalamat sa ibon na yan eh. Si Ayuda, nanalo siya ng 2 times champion siya ng sprint. Binansagan ko siyang Ayuda dahil nakarera ko siya during pandemic. Merong club na hindi umihinto at siyempre inip na inip tayo. Kumarera ako. So, meron naman siyang pinasok mga premyo at galak na galak ako kasi ano yun eh, pandemic eh, walang pumapasok at ang sarap sa pagrandam na yung ibon mo, yun ang tumutulong sa'yo, kaya ganyan ko siyang binansagang ayuda. Yun si Ayuda. So, si Ayuda naman, Boss. Ano yung bloodline ni Ayuda? Yan. Si Ayuda is a 4-way cross yan eh. Bumili ako ng ibon kay champion Mr. Arnel Timan, mga Paulson niya. Shoutout. At shoutout sa yan, mga idol ko yan eh. Hindi naman masamang umidolo sa mga nagpapanalo at nagpapanalo talaga yung mga yan. Yun nga, yung binenta ko yung motor ko para makabili ako ng mga bloodline ng mga to. Wow. Ang nagpapanalo noon si Mr. Arnel Timan at si MDR mula Del Rosario. Bumili ako sa kanila kay Arnel Timan. Bumili ako sa kanya yung overall niya ng North. Kay Murado naman, bumili ako ng full sibling ng mga Civic niya. Ang ginawa ko sa mga ibon na to, kinross ko to sa ibon ko, mga foundation ko. Kinross ko to sa ibon ko. May lumabas, kinarera ko. Pumasok naman sa overall, tapos yan, dalawa. Dalawang ibon, pinagpares ko. Yun ang deadline ni Ayuda. So, yun na yung umpisa, which is ako, kontento ako. Ang karera kasi, alam mo, sa bloodline, para sa akin, meron akong tinatawag na winning line eh, sa mga lines ko eh. Ang important, hindi ka man pumasok dun sa overall, kasi hirap talaga yung karera eh. Hindi ka man pumasok dun sa overall at pumarte, hindi ka pa rin nasisiro. Mm-hmm. Alam mo yun, yung sprint lang, although tumutulo naman sila. Tulad ni Gansa, si Gansa din. Meron din din yatang Ayuda. So, masaya ako doon sa last year na achievement ko. Hindi siya ganun. Pero pumapasok sa overall. Pero ang karera naman kasi, hindi naman laging nagpapanalo. Sa history ng karera, wala kang nagmanipula ng siya laging nananalo. Ganun kahirap. Kaya,
yun, mag-stick lang tayo sa mga bloodline natin at minsan may lalabas na napakagaling at ikaw din na magdadrive niyan, ang tamang sistema, magbibigay pa rin ng panalo yan. Ang importante diyan, nananalo, hindi na si... yun lang. Ngayon naman, Boss Idol, ito naman, ano yung may advice? Yan, dito tayo. Advice sa mga newbie at sa mga lahat ng mga nagkakarera. Yung mga tips mo. Ano yung tips mo pwede ibigay sa amin? Sa mga newbie, unang-una, dun muna tayo sa basic. Yung basic, yung tulad ng mga kung anong mga binibigay natin, mga bitamina. Doon muna tayo sa basic. Huwag muna tayong tumalon. Huwag muna tayong magpaka-scientist ka. Sabi nga nyo, mga B vitamins lang naman ang kailangan ng mga ibon natin dyan. Madaming mga ano dyan, madaming mga gamot na pare-parehas lang. Yun lang siguro, i-enjoy nyo muna ang karera, pag-aralan nyo. Actually, nung newbie ka, dumating ka din sa pagka-newbie, ang lahat ng hangad niyan, magtapos lang eh. So, ganun muna, huwag muna tayong, lalo na yung mga hindi nakaka-afford ng mahal, kasi meron tayong mga newbie na yung mga big lock talaga. Yun, sigurado, may guidance na sila sa mga champion din para tulungan sila. Compared sa mga newbie na talagang hindi naman ganun kasagana. So, i-enjoy nyo muna. Darating yung pag... Kung talagang gusto mo siya, ako kasi passion ko na to eh. Kung talagang gusto mo siya, willing kang matuto, mag-aral. Tapos, halimbawa, pag may kasama kayo, true kwentuhan lang, matuto kayo. Yes, na kumontra, makinig. Pwede mo naman siyang i-adapt at pwede mo rin siyang itapon yung narinig mo. Kung applicable ba sa lock mo, kung aayon ba sa sistema mo, yun lang siguro, maging open-minded. Kumbaga, marunong lang tayong makinig. Doon ka matututo. Pumili ka rin ng totoong mentor. Yun lang, mapuliti ka kasi yung pag-iipon eh. So, pero yun lang, sana tama yung masamahan mong mga maging mentor. Matuto lang tayong makinig minsan. Huwag sarado yung nagkwento to, kukontrahin natin. Hindi ganun. Kung brainstorming tayo sa pag-iipon, nasarap kasi ng kwentuhan sa pag-iipon eh. Kung nag-share yung isa, ayan nyo muna. Wala muna tayong kung gusto mo talagang matuto. Kasi lahat naman tayo nagumpisa sa walang alam. So, yun lang advice ko sa mga sa mga newbie. Makinig. Tapos, tanong lang. Yun lang, ganun. Okay, Boss Idol. Salamat. Ayan, napakagandang mensahe, napakagandang tips na ibigay mo sa mga newbie. Ayan. Ngayon naman, Boss Idol, nandito tayo, nakaharap tayo sa camera. Shoutout naman sa mga kaibigan natin, sa mga kalapatids. Oh, shoutout sa mga kalapatids diyan. Tuloy po tayo sumuporta sa KFC. Shoutout sa mga KFC family. Ito rin si Katrip, mag-subscribe po tayo. Tuloy lang ang laban. Hindi naman laging panalo, hindi naman laging talo. Parehas lang yan. Enjoy lang po natin ang sport. Yan po. Okay, so RV Viray. Folks love. Okay, thank you.